pang-discute dito, yung mga tao ang nagsasalita. Yes. Taong bayan ang nagsasalita. Yes. Wala akong again sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, problema matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin maipagkaila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaban, totoong pagbabago. Okay. So, yun. Ang pahayag ni Pastor Rod Cubos, no? Nagpakilalang Bishop Cubos, siya ang magiging katapat sa mga Duterte sa pagkamayor ngayong eleksyon. Kung maalala ninyo, si Pastor Cubos, nagkasagutan kami sa online dahil sa kaniyang mga atake at tuligsa noon sa simbahang Katoliko. Oh, grabe yung tuligsa at atake niya sa simbahang Katoliko. So, hindi totoong mag-file sa pagka-senador si Tatay Digong ninyo at si Mayor Basti dahil ang nangyari, nag-file sa pagka-mayor, muling tumakbo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kaniyang vice mayor ay si Basti. Kaya mayor, mo. Kayo. Thank you, Pito. Sure. Kaya mo pa, mayor. Kaya mo ba? Sure, mayor. Sa mayor. Mayor na nga tayo. Yan ang gusto. Is it in public lang? Yes. Among sa media? Yes, mayor. Is the media's sentiment now reflect the yes, of community, you know. Yes, of course. Of gusto course. Ng tao, ibig sabihin? Yes, yes. Sige, mayor tayo. Let's call Bishop. Bishop, what made you decide to run as mayor in Davao City? Yes, yeah, magandang tanong yan. Kasi yung talaga yung clamor na nangyayari ngayon sa buong Davao. Nagre-respond lang ako kung ano yung gusto ng taong bayan para sa tinuod na kausapan. And we thank the Lord, no? This morning, once again, good morning everyone. Mga kababayan kong dabawin niyo, in the name of the Lord, I stand before you today with a heart full of humility and faith in God's plan. Plano talaga ito ng Panginoon, hindi ko ito plano. Ever since. Oh, yun. Plano sa Panginoon daw na si Bishop Cubos tatakbo sa pagkamayon. Alilinawin ko ha, dahil nang una nating tinatalakay ito, may mga nagkomento, akala nila na dahil bishop ng Katoliko, hindi. Si Bishop Rod Cubos, siya ang founder sa sikta dyan sa Davao na tinatawag na Christ the Healer International Mission Movements, kung saan si Bro James Consinceno galing din sa kaniyang sikta. So, ito tatalakayin natin mga kapatid. Siya ay isa sa anti-Catholic na grabe ang tira at nagkasagutan kami noon. Yung lingkod, Brad Wendell Talimo, makasama ninyo sa pagkakataong ito. Inaniyayaan natin, huwag kalimutan sa mga suking taga-subaybay natin na pindutin ang live, like sa live natin. At kung bago ka lang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. No? Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Acknowledge muna natin yung mga pumasok ngayon sa comment section. O si Sis Aiden Au, hello. Si Gina Suizo. O si Gloria Mendoza. Jonathan Rezada, Sarangani Province. Si Erin.
si Bro James Consinsino. Oh, mainit ang labanan dito sa Davao, Sir Wendell. Ay, marami rin tauhan si Kubos at kaibigan niya, halos mga pulis at mga barangay officials. Nako, totoo, oh? Dami na ding nadala si Kubos na mga miyembro ng PNP. Oh? Dami na siyang nadala. Oh, hello Bro James. Oh, kumusta? Oh. So, si Pac Buster Speech, oy, si Carlo Nograles na lang ibubuto ko, Bro. Tatakbo din si Carlo diyan sa oh, sino ibubuto ninyo? Mr. Alog. Kakain ng buhay ang mga Nograles. Good morning, Bro Wendell. Oh, so sa lahat, oh, mainit na ang usapang politika, no? Oh, okay, Brother Wendell, nakakalakad na, thanks. Thank you sa prayer, ay salamat sa Diyos. Purihin ng Diyos. Okay, tingnan natin sa pananampalataya at katuwiran. Oh, Ricky Romero, si Rio Odit Victor, si Windy May Paulino at sa mga sumusubaybay natin ngayon, no? Kung maalala ninyo mga kapatid, sinagot natin si Pastor itong tumakbo, no? At nagkasagutan kami at sinagot din natin yung misis niya dahil grabe din ang kanilang tira sa simbahang Katoliko. Pero si Duterte, although Katoliko si Duterte, pero grabe din. Ito, pag makatira sa simbahang Katoliko, naalala nyo yung pag-upo niya sa pagka-presidente. Sinabi pa din niyang ipabaril ang mga obispo. No? Ang sabi ni Pastor Kubos, Bishop Kubos, linawin ko, hindi ito sa Katoliko ha, dahil gumagamit ng Bishop Kubos. Anti-Catholic ito, no? Walang problema daw umano si Duterte, pero matanda na, kailangan daw umano ng pagbabago. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Yes. Taong bayan ang nagsasalita. Yes. Wala ako again sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, problema matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may paikaila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausapan, totoong pagbabago. Marami ding miyembro ni ito si Kubos. Maraming miyembro. Ah? At parang yung sikta niya, susunod niya din sa siktang tinatag ni Kibuloy. May sikta siyang Christ the Healer International Mission Movement. Oh, si Bro James Consinsino, yung ating matalik na kaibigan, ay isa galing dyan. So, kahit na yung kanyang misis, aktibo din sa kanilang ministry, pastora noon, ngayon, nagdala din sa title na Bishop Roth Kubos. Grabe din ang tirada nila sa simbahang Katoliko. Pero, yung sinabi sa Cebuano ng patakang pasagad. Right? Ito daw doktrina ng simbahang Katoliko. Kailanan nga ang sala nimo mapasaylo sa diyang ikaw nag undergo aning pagpangalawat. Ito si Bishop daw Roth Kubos, Mrs. ni Bishop Roth Kubos na nagfile ng COC, nagiging katapat ni Rodrigo Duterte. No, sa pagkamayor diyan sa Davao. Ang sabi niya dito na ang aral daw ng Katoliko, pagka tatanggap ka ng ostea at yung ostea ay matutunaw sa baba mo, yun daw ang palatandaan na napatawad na ang kasalanan mo. O namali po yan. Walang turo ang simbahang Katoliko na
pagtatanggap ka ng ostiya at matutunaw ang ostiya sa baba mo, napatawad na ang kasalanan mo. Hindi. Dahil sa simbahang Katoliko, pag may mortal na kasalanan, o ng Korinto Kapitulo 11 versikulo 26-27-28, pag may mortal na kasalanan, di pwedeng tatanggap. Ang paraan para mapatawad ang kasalanan sa simbahang Katoliko ay iyong pagtanggap sa sakramento ng kumpisal with a proper act of contrition talaga. So dito, iwan ko kung saan galing ni Pastora Roth Cobos, misis ni Pastor Rod Cobos na tumakbo sa pagka-mayor. Ito na may mga file ako bago yung channel nila ay nawala, nabura yung channel nila dahil sa yung injection noon, no? Ngayon, galit na galit si Pastor Apollo Kibuloy. Ging's moments. Sigurado lang ni Duterte yan, si Cobos, para mahati ang buto para kay Nograles. Strategy ng mga Duterte, divide and conquer. In the end, sila pa rin ang nananatili kasi nga naging hati ang buto ng tao. Yun ang komento ni Gings, mga kapatid, sa laban ng Nograles. May mag-comment din na parang apektado sila at takot kay Nograles, kaya bumalik si Duterte at tatakbo sa pagkamayor. Dahil at naging busy na lang si Basti na kasalukuyang mayor ngayon. Okay, ituloy muna natin si, ang tawag nila nito, Bishop Roth Cobos. Misis ito ni Bishop Rod Cobos. Linilawin ko, hindi ito mga Katoliko. Nag-undergo aning pagpangalawat. Sumala sa karaan na pagtulunan o tudlo sa dihang matunaw daw ang ustyas. Kisa may nag-ano ni Ana, pila man sa inyong haduri nga sa dihang gipa kaomo sa ustyas, natunaw da yun. Adito napasalo na inyong mga sala. Iwan ko saan kinuha ni Pastora Roth Cobos itong sinabi niya na pag matutunaw ang ostiya sa bibig daw umano ay napatawad na ang kasalanan. No? Ay dapat meron siyang batayan. Hindi lang magkakalat ng chismis. So tuloy natin. Pero ikumpara na ito na sa Biblia, tanawang sulti sa Biblia, Matthew 26:26. Ang ato bang mga sala? Mahugasan ba o mapasaylo ba? Pinaagi sa pagpangalawat? Una, ito ang mahirap pag katulad sa sinagot natin kahapon, sila si yung born again na si C.G. David. Tera ng tira sa aral ng simbahang Katoliko. Pagkatapos, di naman alam at sigurado kung yun ba talaga ang aral. Ganito din si Pastora Roth Cobos. Tira ng tira, banat ng banat sa aral ng simbahang Katoliko. Pero di talaga niya pinag-aralan kung ito ba talaga ang aral ng simbahang Katoliko na kung ikay tatanggap ng ostiya, pag matunaw ang ostiya sa bibig mo, napatawad na ang kasalanan mo. So, pero marami silang nagiging miyembro dahil sa mga kwentong ito. At si Pastor Rod Cobos, itong tumakbo na nag-viral yung kaniyang tirada sa simbahang Katoliko, nangunguha siya sa internet, kaugnay sa, kaya sinagot natin, no? At nagsasagutan kami ni Bishop Cobos dito. Kaugnay sa Lucifer na kanta ng awit ng Exalted. Ito mga kapatid, balik natin. Apil na buti, ibinin sa video, ibinin sa YouTube. So tanaw na natin ito, the first video, or the video nga ilang giplay. Please. With great pomp, fanfare and ceremony,
Pope Francis, the head of the Jesuit order. Ang videong ito ay ginawa ng mga anti-Catholic. Kumuha sila sa exalted prayer. Ito ay vigil sa resurrection of our Lord Jesus Christ. Latin kasi, ito kinuha nila dahil may salitang Lucifer, iyon ikinakalat na doon sa Vatican, tinatawag si Lucifer. At ito din ang pinulot ni Rod Cubos. Announced through his canter, the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Lucifer matutinus in teniat, in lei, in quam Lucifer, qui nescit hoc caso, Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humano generis serenus illuxit, et te convivit et regnat, in saecula saeculorum. During this pronouncement, the cantor called Lucifer God, claiming Lucifer to be the father of Jesus Christ. The cantor, and then ang kinuha niya ha na parang alam din ang translation ng Latin ng Lucifer. Unang pagkakaiba, halimbawa mga kapatid, sa Tagalog, yung asawa tumutukoy sa lalaki, lalaki at babae. Pero sa Cebuano, tumutukoy sa lalaki lang yan. Dahil nakita nila ang salitang Lucifer sa Latin, ang akala nila, itong Lucifer na ito ay tumutukoy kay Satanas. At dahil kumakalat yan sa internet, kinuha din ni Cubos laban sa simbahang Katoliko. Acknowledged Lucifer as the Antichrist himself and worshipped him. To this, a great crowd and the whole world sang. Okay. Yan. Matagal yan, pinaulit-ulit ni Pastor Cubos, kaya nagiging sikat sa mga anti-Catholic mga kapatid, yung exalted a prayer. No? Dahil ginagamit nila yan laban sa simbahang Katoliko, na ang simbahang Katoliko doon sa Vatican, tumatawag daw kay Lucifer na si Satanas. Kaya, sasagutin natin muli itong mga anti-Catholics na umaatake sa ating pananampalataya, dahil alam nyo naman ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman, di ba ba? Oh. So, yun, ating sasagutin ito mga mahal na kapatid, ang Terra Nella, dahil totoo yung sinabi ni Bro James Consensino, dami ding nadala si Pastor Cubos at yung misis niya, no? Gamit ang mga anti-Catholic na pag-atake, lalo na itong exalted prayer na ito na nagiging sikat. Daming mga anti-Catholic na mga Protestante na nagpakalat ngayon ng kasinungalingan mga kapatid, o deception diyan sa social media, lalo na sa Santo Papa, no? Pero napansin niyo ba ang atake nila mula sa doktrina, mga miyembro, hanggang Santo Papa? Di niyo makita na may nagtuligsa sa nagtatag sa simbahang Katoliko. So, etong exalted na ito, ginawa ng sariling translation ng mga anti-Catholic. Pinakalat niya ito sa YouTube mga kapatid. At particular na
sa mga evangelical, sa mga born again, lalo na sa sikta, sa Seventh-day Adventist, at kinuha din naman mga kapatid sa sikta ni Pastor Rod Cobos, na ang Santo Papa daw sa Vatican ay sumasamba kay Lucifer na Satanas dahil sa pamamagitan ng exalted na Latin ay tinatawag si Satanas. Ito, ibalik natin ha, yung ginagamit ni Pastor Rod Cobos. Available ni, ibibin sa video, ibibin sa YouTube. So tanaw daw ito natin, the first video or the video nga ilang giplay. Please. With great pomp, fanfare, and ceremony, Pope Francis, the head of the Jesuit order, announced through his cantor the imminent emergence, the near advent of the coming to light of the Antichrist. Lamas eius, Lucifer matutinus inveniat, in le, in quam Lucifer, yun ang Latin na Lucifer, mga kapatid, dahil sa salitang Lucifer sa exalted mula sa Latin. Yun. Ikinakalat na yan sa mga anti-Catholic. Pinulot ni Rod Cobos at marami mga Katoliko ang naguguluhan, lalo na sa mga inosente, dahil sa mga propagandang ito sa mga sulpot na sikta. Kaya nagkasagutan kami ni Cobos at nag-amon ako ng public debate, no? So, kung tingnan natin, mga kapatid, yung video, yung audio na ginagamit nila, correct yun. Pero yung caption, yung subtitle, mga kapatid, definitely not correct. Bakit? Bakit incorrect yung subtitle na ginagamit nila sa propaganda? Dahil yung mga anti-Catholics na nag-translate nito sa Latin Mass into English, mga kapatid, they retain the word Lucifer in Latin untranslated. And instead, they equate this word as devil, as Satan. Kung babanggitin natin ang katagang Lucifer, dapat ang mga tao alam nila kung ano ang tamang kahulugan sa Latin na Lucifer, lalo na sa English, dahil ito'y maghahatid ng kanilang kalituhan, mga kapatid, at maling akala na ito ay pangalan ng demonyo o pangalan ng ni Satanas. So alam niyo, ang katotohanan, ang salitang Lucifer, Lucifer, hindi po yan tumutukoy sa kanta kay Satanas. Hindi yan tumutukoy sa demonyo. The word Lucifer derives from the Latin root lux, ibig sabihin light, and fere, ibig sabihin tokere. So it makes us a bringer of light, or in short, light bearer. Hindi ibig sabihin na Lucifer, Satanas na. Kung tingnan nga natin ang Latin, o, tingnan natin sa Isaiah 14:12. Ito, mabasa natin. Kumudo celdeste di celo. O, may salitang Lucifer qui mene ori ibales coriesti enteram qui vulnerabas gentis. Yun ang Latin. So, ang tanong, pag ito'y isalin sa English, dahil may makitang
sa Latin Lucifer. Ibig ba sabihin na ang salita yan ay tumutukoy na ni Satanas? Ito ang salin. Isaiah 14:12. How you have fallen from the heavens, O morning star, son of the dawn. How you have been cut down to the earth. You have conquered nations. Yon ang translation sa English, mga kapatid. Na the passage is very clear. Lucifer in Latin, ibig sabihin morning star, as equivalent to its English meaning. So ang katanungan, yun bang salitang Satan o even fallen angels sa Isaiah 14:12, mga kapatid, mabasa ba natin dahil may mabasang Lucifer sa Latin? Hindi. No? Di yan mabasa natin, mga kapatid. No? So, yung fallen, hindi ito tumutukoy sa rebellious na fallen angel. Kung tingnan natin ang konteksto sa, dahil ginagamit yan ng karamihan, Isaiah 14:12. Hindi yan. Bakit? Hindi tumutukoy ang naturang talata. Dahil kung babasahin natin ang talata, mga kapatid, no? Lalo na ang 4, bago pa yung talatang 14, alam nyo anong mabasa natin? Ito mabasa natin sa naturang talata. You will take up this tantsong against the king of Babylon. How the oppressor has reached his end. How the turmoil is stalled. Oh, yon ang mabasa natin sa 4 bago pa ang 14. So, si Kubos at yung ibang mga solpot na sekta na gumagamit sa talatang ito at lalo na sa exalted, mga kapatid, una, out of context sila. The passage is pointing out about the prophecy for the Babylonian king who during his lifetime, katulad ng isang bituin dahil sa kaniyang katanyagan, sa kaniyang kasikatan, walang pagkakaiba din sa katanyagan, kasikatan ni Tatay Digong, di ba? At sikat na sikat din si Bishop Kubos. Dami na siya mga miyembro. So, ganun din ang King of Babylon noon. Grabe ang kaniyang katanyagan, grabe ang kaniyang kasikatan. At pinagmamalaking hari na tumalo sa maraming kaharian at umaapi at umuusig sa mga anak Israel noon. Yun ang konteksto. Ngunit, ang kaniyang imperyo, mga kapatid, ay biglang naguho. Nagwakas ang kaniyang imperyo. Kaya tinatawag ito sa naturang talata na fallen o nahulog. At ito ang inalarawan sa Latin na Lucifer, fallen, nahulog, mga kapatid. At yung haring yan, hari ng Nabucodonosor, hari ng Babylonia, si haring Nabucodonosor disikan. Yun ang konteksto diyan, mga kapatid. No? So, ngayon, kung tingnan natin ang ginagamit nila na exalted, yung exalted dahil lang may Lucifer. So, para sa kanila, ang interpretasyon nila, abay, si Satanas yan. Pero alam nyo ba, kung pag-aralan natin mabuti sa bagong tipan, binanggit din sa Latin yung salitang Lucifer. Latin ha, sa bagong tipan. Pero alam nyo ba, na sa bagong tipan sa Latin na Biblia, ang Lucifer ay tumutukoy hindi kay Satanas at hindi rin tumutukoy sa Babylonian na hari.
Dahil ang naturang hari ay matagal nang nahulog, matagal nang naglaho. So, sa bagong tipan, yung salitang Lucifer sa Latin, tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo sa Latin. Kaya kung ang Lucifer sa bagong tipan ay hindi si Satanas at hindi yung hari ng Babylonia, sino ang tinutukoy na Lucifer sa Latin sa bagong tipan? Saan yan mabasa? Latin Vulgate Bible, 2 Peter chapter 1 verse 19. Ito ang mabasa natin. Et habemus permiurim propheticum sermonim qui bane facetis ad tendites quasi locerne locenti en colliginoso locodonec dies en locciscat et lucifer oriator in cordibus vestris. So, napansin nyo ba ang salitang Lucifer dito sa 2 Peter sa Latin Bible, 2 Peter chapter 1 verse 19? Dahil po ba may salitang Lucifer diyan? Ibig sabihin, si Satanas na yan sa 2 Peter chapter 1 verse 19. Balikan natin sa salin. At kami ay mayroong lalong panatag na salita na hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So, yan ang translation sa Tagalog, tala ng umaga. Ibig sabihin, morning star. Then, who is that morning star that are shining like a lamp? Kung tingnan natin mga kapatid sa Revelation chapter 22 verse 16. Ito mabasa, I, Jesus, sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and offspring of David, the bright morning star. O, sino daw ang bright morning star? Eh, napakalinaw. Jesus identified himself as the morning star. Translated in a Latin, Lucifer. Kaya yung ginagamit ng mga anti-Katolik, mga kapatid, para siraan ang simbahang Katoliko, una, out of topic sila. No? Out of topic sila. Pero, sinagot lang natin, sandi, Attorney Bundok for Senator. I mean, sabi ni Hermoso Delfino. Oh. Okay, basahin muna natin ang ito ang mainit na issue noon na nagsagutan kami ni Bishop Rod Cobos. Hinamon ko siya ng public debate dito. Pero may mga nag-message na miyembro niya na di daw umano. Sabi ni Rogelio Aligrado TV Vlog, no Duterte. Sige, kung di si Duterte, sino? Si Nograles o si Cobos? Sige nga, comment kayo. No? Light brighter in Latin, Lucifer. Milagros de la Pinia. Oh, Clarita Moses. Dapat po palitan natin si Duterte. Wala namang nagawa kung di magpasok Chinese dito sa bansa natin. Involved Duterte sa Pugo, sa Druga, nakakapasok dyan sa Davao. O, yan ang opinion ni Clarita. Okay? So, Analisa Oso, magandang tanghali, Bro Wendell. So, sabi ni Bro James Consensino,
init daw itong labanan na ito dahil dami ding mga followers si Pastor Cobos, dami niyang mga naging miyembro lalo na sa PNP. Oh. Bakit daming nadala sa iba't ibang sikta? Dahil dami ng mga miyembro din sa mga Katoliko na kulang ang kaalaman sa ating pananampalataya. Oh, kaya patuloy ang ating evangelization para fides quarens intellectum, faith seeking understanding, na ang atong pananampalataya ay makarating sa tamang pag-unawa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, hanggang sa muli. At maraming to make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.